Hello po ulit. Ayan po for the second part po ng video natin ng ating farm tour. Ay, papakita ko sa inyo. Ayan. Going strong din po yung ating papaya. So, ito po, hoping talaga na siya babae. Ano po? Mukha naman pong babae kasi maiksi ang bulaklak. Ayan. So, kahit na po medyo may batik ang katawan, so, hoping pa rin po na siya babae. Makapangmunga siya. Ayan po. Meron pong tatlo yung talagang lumaki na. Ayan. Kahit na sabay-sabay silang itinanim together with the rest, parang siguro dahil mas malaki yung pots. Tapos, iba po yung lupa kasi nung nailagay namin dito, iba din yung lupa na ginamit namin dito sa iba. So, palagay ko po nagdagdag yun ng ano eh, ng dahilan bakit mas maliit yung iba natin. Pero kahit paano, lumalaki naman. So, yan. Pag nalampasan po nila ang winter, ibig sabihin tayo may pag-asang magkaroon ng maraming puno ng papaya. So, ayan po. Meron na po tayong tatlong malalaki na we're hoping na hindi masira. Mukhang uulan na naman po mamaya. So, makakalibre naman ako ng pagdilig. Pero, ayan po. Tapos, ito po yung ating sunflower na pinakita ko sa inyo dati. Ayan, no? Wala na yung mismong bulaklak niya, pero hintayin po natin na yung kanyang yung mga seeds niya, dumami at mature para po magamit natin next spring. Hindi na ako bibili online. Ito po yung nagtira po kami ng tatlong puno ng okra na pinutulan lang din namin. So, hindi din ako sure. Pero, pagbibigyan namin siya during the winter, kapag nalampasan niya yung lamig at nagsanga siya ng maganda, malay natin. Kasi yung kanya po talagang puno, malakas na. Yan, nagtira tayo ng tatlo. Oh. Yung ampalaya po natin ay namumunga pa rin siya. Dami pa rin bunga. Kaso, pagka nagbibitak-bitak na yung bunga. So, hindi po natin masyadong inaalok pa kahit pamigay lang kasi baka hindi kayo magandahan. Pero yung hindi naman po maselan dahil bunga pa rin naman po yan. Pag kayo nadaan sa amin at gusto niyong pumitas, ayan po. Ito yung sinasabi ko na nagbibitak-bitak siya. Dahil sunod-sunod nga po yung pag-ulan. Tapos, ang dami-dami niya pa sanang susunod na mga bunga. Yan. Kaso, ayan, may mga ulan na naman na darating. So, hindi po tayo sure kung magandang kalalabasan. Pero kami, nagagamit pa namin siya for paksiw. Sarap pa rin yan ng paksiw. Oh, eto medyo, ito medyo siya maganda-ganda. Yan. Dami po, ang daming bunga kaso talagang, ayan siya. Nalilito na siguro din po dahil nga madalas yung pag-ulan yung supposedly, tawag dito, vitamins ng lupa na makakain nila, minerals ng lupa, nawawash away ng sobrang pag-ulan. Oh, daming bunga Ayan o. Pero ang maganda rin po, marami po siyang mga bagong usbong na dahon. So, yung mga gusto pong kumuha ng dahon para sa munggo, punta lang po kayo dito. Feel free. Ta pumutol ng dahon. Dahil nga po, hindi naman na natin masyadong ina-expect na magbubunga pa ito ng marami or tatagal pa yung pagbubunga niya. Pwede na po nating gamitin yung dahon sa munggo. Marami na rin kaming na-freezer na dahon pang gamit namin. Ayan po, oh. Tara, tingnan pa po natin yung mga nandito sa kabilang side. Ayan. Yung ating pong area na nagda-nursery tayo. Nandito po yung mga luya na tinanim natin. Pinatanim po yan ng isang friend natin na hindi daw siya makapagpatubo ng luya. Ewan ko kailan niya kukunin. Yan po yung mga apple from the apple seed. May mangga.
Tapos syempre po yung ating rose na itinransplant nung nakaraan. O, kung mapapansin niyo po yung ibang ano, nagtuloy lang yung pagsibo, so sana wag mamatay. Sabi daw eh wag galawin ng galawin para magtuloy lang ang pag-ugat. So siguro mag-stay siya dyan ng like mga 2-3 weeks hanggang talaga makita natin magdadahon-dahon na siya. Ayan po. So, ito po yung another set ng cherry tomato na pinatubo ni Dennis. Na-enjoy na rin po niya yung pagpapatubo. Kaya ayan. Ngayon hanapan niya ng pwesto yan. Sabi nila kasi ang cherry tomato daw po hindi maselan sa winter. So, tignan natin kung talagang kakayanan niya. Tapos ito, ayan, si Dennis din po ang nagpatubo nito eh. Mga sili. Off-season na pero dahil nga po gusto niyang magpatubo eh, ginawa po namin. The joy of, ano, nursery. Ito, yan po yung inayos niya ng mga anthurium. Talagang matagal din po pagka ipinakita natin yung ating veggie farm. Going strong pa rin po yung ating mga peanuts. Yung ating pong costletos, wala na to. Tapos na. May ilang pang murang dahon na pwedeng isama sa salad, pero okay na siya dyan. Ito po yung mga buto ng kalamansi. Ang dami namin kasing dating buto ng kalamansi na ginamit. Sinubukan namin patubuin. Ayan o, tumubo naman sila. So, pag medyo lumaki na yan, ito-transfer namin sa mas malalaking pots. Ayan, lemon. Yung ating dragon fruit. Ayan. Tinrim na naman po ni Dennis. So, yung kung sino may gusto niyang pinagpatulan. Ayan ang ating talpos. Kangkong. Meron po tayong gagamba. Hindi po, spring onions. Yung pong ating sigarilyas na pinapaputo na lang po natin. Ayan. Itong mga talong na ito, puputulin na namin. Pero pinagbibigyan muna namin sila. Bigyan muna siya. Baka magbigay pa ng ilang bunga. Chive. Parang bawang po ang lasa niyan. Ayan, ang dami ng buto ng chive. Oh. Ito, magsisop seed na itong mga to. Nakita niyo po yung mga buto nila? Pwedeng tumubo na yan eh. Ito po yung patola natin. Ano, ang dami po pa rin naging maliliit na bunga. Ayan. Kailangan lang iyan. Baka nakabaloktot yung iba. Ang dami siyang naging bunga pa po. Oh. Huwag lang matamaan ng ulan. So, mga 2 weeks. Ito, meron kaming inihintay na isang pwedeng makain. Oh, daming bunga. Ayan po, oh. Diba? Ito yung pabubutuhin po natin. Yung luya namin. So, next January po yan. Pwede nang gutin. Ito po yung ating mga labanus na isinaboy lang po. So, walang transplanting po na nangyari dyan. So, we're hoping na maglaman. Ayan. Yung iba, beets. Ano pa bang meron dito sa ating garden? So, ito po yung mga palalamanin natin na kamote. Hindi ko alam ba't sila naninilaw, pero siguro malalampasan nila yan. Pero ito po, talagang mas effective yung last na ginawa kong klase ng pagtanim ng bawang. Kung as compared po dun sa tinanim ko dun sa banda roon na yung hiniwahiwalay ko na yung mga globes niya, yung globes niya, pinaugat, hindi ganun tumubo, natalo pa rin ng langgam. Ito po yung buo siya, yung buong head ng bawang, binabad natin sa tubig, pinaugat at pinausbong.
Ayan, buhay talaga. So, kung maggagawa po kayo, ito yung gawin yung way. Sure ball. Yung pong ating mga mais, ito talaga pong nung time kasi na maglalaman na siya, nabugbog ng hailstorm ng ulan. So, nawala po yung kanyang pang-pollinate from the top, natanggal agad. So, kahit na andami pong binunga sa ilalim ng mga mais, parang hindi po lumaki. May mga ilang may bunga, may laman, pero karamihan sa kanila, palagay ko, magiging impis. Pero ang gagawin po natin dito sa mais na to ay papagulangin ko na lang siya para maging pangtanim na lang po yung buto. So, hayaan ko na siyang mag-brown hanggang sa mag-brown na siya. Para next spring po meron na tayong buto, hindi na tayo magbibili. Dami pa rin pong ano doon, matura sa dulo. Ayan. Yes, baby? Come. You'll be in my videos. You don't want that? Ah? Just a second. Teka, anak. Teka lang po. So, ayan po, oh. Tuloy natin. Ayaw kasi ng anak ko nakasama siya sa videos. So, pinapause niya po. Meron siyang tinanong regarding revolution in the Philippines. Like, the American and Japanese era. Anyways, ayan po, oh. Diba? Talagang yung... Ito na, kasama pa rin to doon sa mga bawang na tinransfer natin, eh, oh. Na pinatubo natin na magkakasama. Yun ang pinaka-effective way ng pagpaparami. Ito po yung singkamas ko. Nanilaw siya nung una, pero yung mga bago niyang dahon is nagigreen na. So, sana siya ay maka-survive. Dahil, syempre, gusto natin magkaroon ng bunga ang ating singkamas. Yan. Yung mga lemon ni Dennis. Tapos, itong area po na to, sana magkaroon kami ng powers, ano? Gusto po namin siyang i-convert into a greenhouse. May wall na siya, so kailangan na lang namin siguro parang bubong, malinaw na bubong to make it a greenhouse. Yan, para po over winter, eh, may mapaglagyan po tayo. Yan. At saka para hindi siya magkang messy like this. Kaya gusto namin siya i-convert into something. Ayan, ito po yung na-transfer natin ng mga mustasa kani-kanina lang. Yung ating sayote. Ongoing pa rin naman po ang pamumunga. Ayan po. So, may maliliit pa yan. So, sana sila ay tumuloy pa. Ayan. Yung ating lemon. Meron na namang hinog. Sa isang araw, pwede ko natukunin. Ayan, pahinog na po sila lahat. Kasi normally by July, oh, June, July, eh, picking na po ng mga mandarins dito sa Australia, sa Sydney. More kamatis. Ito, oh, nag-transfer nito kanina. Ayan po yung mga purple okra. More pechay. Ayan ating mga roses. Yung pepino po natin, ano, meron pang ilang bunga. Pwedeng pakinabangan, pero ayan po, oh, hindi na kaya. Talagang pabigay na siya. Ito po yung mga roses na pinutol natin. Ano pa bang nandito? Yung po mga siling panigang pa na magaganda. Daming bunga sa ilalim, eh. At ito, nagtira pa kami ng isang talong. Etong area po na to, ito rin nanggaling yung pepino dito nung nakaraan, eh. Inalis na po namin yung pepino kasi parang siguro hindi ganun kasigla. O meron sigurong kumakain na insekto ng ugat. Parang pumayat po yung mga pepino natin dito. Tinry ko siyang taniman. Katulad nung nandun sa paso ng pamalit. Kinain din po. May kumain din. So, tinanggal na ni Dennis. Sabi ko kay Dennis, lagyan namin siya ng box. Garden bed hanggang doon. Para talaga mapaganda po natin yung lupa bago natin siya nataniman ng ibang halaman.
Ayan po. Hey, may nakita akong pagkalaki-laki. Ayan. Ayan po. Ayan po ang ating garden. Pero yung pong sa harap, pakita ko sa inyo sa harap. Dito po nanggaling yung mga pechay eh. Ayan. Ano talaga, hindi po ganun ka effective pag sa harap yung tanim. Maraming kalaban sa harap. May pusa. Ang daming langgam. So, ito po, we're still hoping na yung ating pong mga okra ay lumaki. Siguro talagang mas maganda po ang mag garden lang sa likod bahay. So, ang mangyayari po dito, pag nakapagparami po tayo ng roses, dito po siguro namin ilagay, naka-ready na siya for the roses. Anyways, ayan po. Guys, lagi po yung sinasabi natin, be safe, be happy, be healthy, and thank you din naman sa Panginoon sa isang araw na punong-puno ng blessing. Hanggang sa muli!